good morning mga silumayang muntag. Ayan, welcome back po. So ayan, isang panibagong araw at maaliwalas na panahon. Ayan, panibagong vlog na naman po mga silo. So, natapos ko na palang ayan, yung mga alagang hayop. Yung kalabaw. So, punta muna po kami sa bayan upang magtungo ng simbahan dahil po araw na Linggo ngayon. Ayan, happy Sunday sa lahat. So, magsisimba po kami muna ni Mrs. at ni CJ kasama si Kaaro. Ano? Dito na po kami sa simbahan ng Baybay, bayan ng Baybay. One hour later. Pagita. Ay, sa Pagita. A few moments later. Totoro ha. Hindi mo tinantanan yung bagong membro natin ha. Kaya mga kasulo, hindi niya tinantanan yung bagong membro. So yan, galing po kami simbahan. Diretso po ako dito sa kambing. So, pakainin mo muna yung ano. At yan, binaba ko na yung mga bagong pisa. Tatlong itim. Yan, yung tatay niya. Yan. Yan.
Pito. Four. Walo yung itlog niya, pito yung napisa. Bugok yung isa. Ayan o. Diba? Sige, kain ang kain. Huwag muna. Ikaw ah. Marami nang makain sa labas. Nakain ko na rin kayo. Huwag muna. Sila muna. Ayan o. Bilis-bilis. Halo. Di ba? Oh, hawak ka. Huwag kang ano, mahalaglag ka. Hali. Bago matuto si CJ, umiyak muna siya. Natakot siya. Hindi naman malalim. Hindi. Hindi naman malalim. Pag nalaglag ka, hindi naman ano yan. Hindi ka mapilay. Tubig. Hi. Ang banga. Hi. Maligo ako, oh. From Las Vegas, Mustafa. Hello. 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 Ah, di ba? Come on, come on. Bagi dang sa malalim. Oh, tayo mga sulo, balik tayo ulit sa kampingan para mag-inject sa ating pang-tredis na nabingot. Balak nito. Dapat kanina ko pa to, no, nakalimutan ko lang to kasi nandun pala ito sa bahay. Dahil may in-inject din tayo dun sa... Ano? Pang 3 days. Sandali lang. So, tulubantay tayo. Dahil nakawala si Toro eh. Sandali lang ito, nak. Diba? Mga laking sukat ito, mga silo. Yes. Siya o, yung kanyang anak o. Maganda, maganda yung ano na ito. Malusog siya, malusog. Yes. Mission accomplished na naman ako. Ayan, malapit na mga kasilo. Ayan o. Ganyan magligaw si Toro. Ayan. So kapansin-pansin po mga kasulo, sa dami nilang babae, yun lang bagong membro ang inanon niya. Dahil alam niya na yun ang kanyang bubulugan. So kapag nagpakasta na yun, ayun. May chance na dadami pa ang kambing ni Sir Kaaro. Kaya lang nalaglag yung ano, nakita ko.
nalaglag yung mineral block, iayusin ko muna. Yun o, sinundan-sundan ni Turo. Oh, loko. Siguro ikaw may sala nito, Princess, ano? Princess, may sala nito. Iayusin ko muna ito. Baka mabasag ito eh. Ayan o. 5 kilos. Wala, sige, sinusundan niya. Ayan, kaya binitawan ko si Toro ng aswelo para walang ibang makakalahi sa kanya. Kundi si Toro lang, hindi malahi dito sa ano, ayan o. Ayan, hanggang ano lang sila. Ayan, ganyan lang habang magpakasta siya. Ayan o, hello o. Ganyan si Toro. Kaso, si Princess din naglalambing sa akin, ano? Naglalambing sa akin. Nabul niya, oh. Si Daniel din, nung una, ay ginaganyan din niya. Hanggang sa nahuli niya. Yan. Ano, takbo sila dun. Si Daniel ngayon, ayan, buntis na siya. Ayos. Sige. Ayun, nahuli niya. Yun. Ayun mga kasulo, natimpuhan ko mga kasulo na nadali. Nakastahan yung kapalit ng ating barako. Nahuli niya. Husay ni Toro. Ayos. Sige. Okay na mga kasuelo. Balik sa bahay. Uwi muna ako dahil pupunta ako sa bayan ngayon. Meron akong bibilhin. Nakapag-inject na rin ako. Ayan. Shoutout nga po pala ulit kay Sir Caro. Ayan, natsyempohan ko po. At nakita ko talaga. Nakastahan yung nagpalit natin. So siguro kung mag-fertile yun, sana next year magiging lima na yung kambing dito sa inaalagaan ko. Ayan. At shout out din po kay Kuya Victor. Kung merong laman yung chan ni Princess, next year din po magiging tatlo na ang baka. Ayan. Ni Kuya Victor. Ayan namin ni Ate Maria. Ayan. Kaya ngayon po mga swelo ay focus din ako sa mga alaga. Ayan. Siguro sa kalahating buwan na ito ay meron na akong makasama. Darating na yung aking makakasama. So makapagbuti ano na tayo dito sa garden. Yung ang palaya, kapag naalanta na yon, tamnan ko ulit. Tatanim tayo ulit doon sa trellis na yon. Hindi ko pa matamnan ulit mga swelo kasi nag-aabuno pa ako ng complete eh. Kapag tumubo sila, tapos makasipsip sila ng complete, masira sila. Hindi accurate yung complete sa kanila eh. Dapat teorya. Yun. So, sa ngayon na wala pa akong tinanim ulit. Kapag ano na may makasama tayo, balik garden ako. Siyempre sa mga hayop din, alagang hayop. Yun. So, uwi muna ako sa bahay. Tapos mamayang hapon balik ulit dito. Okay. Yo, bukas na ako magano or sa makalawa. Mag-harvest ng kalabasa. Meron na akong nakitang mga ano na eh. Tuloy na napitasan na yan isang piraso kay Yakiring. Pupunta dito.
ang pasyal dito ng hingi ng uha ng gulay ng hingi. Ayun, pinakuha ko siya ng kalabasa. Upo, lahat ng makuha niya. Pati yung si Shirley. Aray po. Yung mga kapatid ni Mama puntahan diyan ang hingi. Ayun, kumuha sila. At siguro sa mga kalawa harvest ako ng kalabasa. Tapos dun sa Ampalaya, meron pa rin po, meron pa rin bunga. Pero hindi na katulad dati. Siyempre ano na, pang 10 harvest na yata. Or 11, oo. 11 harvest. Nabawi na rin ako dun sa aking pagtatanim. Sa Ampalaya lang po, bawing-bawi na. Yung sa gastos ko. At sa labor, kung nagbayad ako ng labor, sabagay ako lang mag-isa, ako lang gumagawa nun. So bawing-bawi na po ako sa Ampalaya lang po, bukod dun sa okra, sa iba pang gulay. So sa Ampalaya lang is bawi na. So malaking bagay talaga yung mga gulay natin, ang mga gulay ko, dun ako kumukuha sa pagpapakain ng baboy, pambiling pagkain ng baboy feeds. So doon ko kinukuha yung pangkain ng baboy ba. So, malaking bagay talaga. So ngayon ang aming baboy ay lumakas, palakas ng kumain. Malalaki na rin. Ayos. So yung baboy ko ay King Vita Plus pa rin yung aking ginagamit. Ayan. Pati sa kambing yan, baka. Yes. May muna ako nga sila, mamaya ulit si Caro. Kaya po mga sila, nandito po ako ulit sa bukid upang ilipat yung ating mga alagang baka. Ayan. Dahil hindi na mainit. Oh, shout out nga po pala kay Tito and Tita. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayan. Bible study po kami sandali sa bahay kasama yung mga pamilya ko at saka yung mga kapitbahay ko. Ayan. Thank you sa oras po talaga. Thank you ng marami. Ayan. So, balik ako dito sa bukid ulit. Tapos yun nga, tingnan natin yung kalabasa. Yung kalabasa ko meron ng mga dilaw na tingnan natin. So yan tapos yung iba yan yung iba, hindi pa gaano. Tapos meron na dito talagang pitasin na yan ito, pwede na talaga to yan, matigas na mga sulo. So yan ang aking pipitasin, so bukas na lang siguro dahil hapon na, bukas ng maaga yan, tara yan. Uy! Aba, makakapitas na tayo mga kasilo. May iba doon Tingnan natin. Yan. Ito pwede na siguro ito. Yung mga ganyan na dilaw na. Pwede na po siguro yan. First time ko pang ito pwede na siguro ito. First time ko pang dito sa kalabasa. Ayan, kaya wala pang idea kung ito mga ganitong kulay is pwede na ba ito. Pero sa palengke nakikita ko ganito Ganito kulay.
binibenta na nila eh. So baka mayroong expert din sa magkakalabasa. Meron po kayong idea. So ayan, ganito po. So siguro bukas at pitasin ko na to bukas yung mga dilaw na. Ayan o. Bukas na. Yes. Meron pa dun. Okay. Tapos tinignan ko yung mga kambing ko. Nandun lang sila sa kabila. So okay sila. Ngayon nangangain pa. Hindi pa sila umuwi. Ngayon punta ako ulit doon sa ilog. Ayan, mabilis naman ang pagpunta doon. Kasi may ano lang, minomotor lang. Saka natin sila Victoria at saka Lakalak Jason para makakain na ng damo. Uy! Yan, dito naman po kami sa ilog mga kasuel, oh, upang isaka yung tatlo. Alam mong itig! Ba? Yung dalawa nakababad pa, si Victoria naman ay nakaangat na. Nakaangat na siya. Kasarap ng kanilang paliguan mga kasuelo. Tapos kapag gusto nilang uminom, inom lang sila ng inom. Sige, naunin ko muna ito. Isaka ko muna para makakain na sila ng damo. Hello! Kumusta ang swimming? Ba, yung dalawa oh. Ano? Kalinaw ng ilog mga kasuelo. Uy, op, wala nang ligo ha. Kasama yung classmate ni CJ. Oh. Wala na maliligo. Bukas pa. Yan, hao na.